Pinagtibay na sa Kamara ang panukalang batas na siyang magre-regulate o kokontrol sa paluwagan system sa pangunguna ng buwing community paluwagan ng Department of Trade and Industry o DTI. Pero kontra naman dito ang mga ordinaryong mamamayan. Kung bakit, alamin sa report ni Vic Sumintak. Inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo't huling pagbasa ang House Bill 10284 o panukalang i-regulate ang paluwagan system sa bansa. Sa ilalim ng panukalang batas, bubuo ang gobyerno ng Community Paluwagan Administration o CPA na isang independent agency. Sa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI na siyang tututok sa regulasyon ng pagtatatag at pagpaparehistro ng mga paluwagan at mga ngasiwa ng kanilang operasyon. Nakapaloob din sa pag-regulate ng paluwagan system ang konsepto ng pag-iimpok, pagkakaroon ng accountability at titiyakin na mayroong access sa kakailanganing pera sa mga sumali sa paluwagan system. Tutol naman sa pag-regulate ng gobyerno sa paluwagan system ang mga ordinaryong mamamayan na nakapanayam ng Net 25 News Team. Pabor ba kayo sa ganun? Siyempre, hindi. Hindi na. Kasi mababawasan eh. Gano lang naman kasi matatanggap mo yan eh. Parang na-kalsya mo lang yun? Oo, parang klansiya lang. Parang klansiya mo lang naman yun. Parang inihipon mo ba doon? Tapos babawasan nila, iwala din. Para sa akin lang, hindi. Kasi siyempre, pag magta-tax, hindi mababawasan nga yung ipon. Diba? Depende po siguro kung maganda yung kahihinat na naman ng usapan. Kasi depende naman sa usapan yan, diba? Ang paluwagan system ay karaniwang ginagawa ng mga mahihirap nating mga kababayan kung saan mayroong tinatawag na bangka na siyang may hawak ng pera na inihuhulog ng mga kasali linggo-linggo at ikutan kung sino ang tatanggap ng kabuuang nalikong. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.